NBA updates muna tayo, but first make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit na rin ang notification bell para lang mamintes ng mga videos natin. Ang Dallas Mavericks ay isa-sign si Kemba Walker. Walang details ng contract pero most likely na one season for a minimum deal. Meron itong knee issues pero kailangan ng Mavericks ng another spark. Namimiss din talaga nila yung ginagawa ni Jalen Brunson para sa kanila last season. Tingin nga ng karamihan, sobrang mali na hindi siya binigyan ng extension noong eligible pa na $55 million pa lang. Hindi pa ganun kalaki. Tingin kasi ng Mavs, hindi niya deserve. Tas eto, sa pinapakita niya sa Knicks, marami ang nangihinayang tsaka nung nakaraang playoffs. Ayun daw yung pinaka worst decision ni Mark Cuban sa nakaraang extension talks. Yung signing ni Kemba sa Dallas is naka-pending for now dahil meron pa itong physical examination. Pero galing na mismo kay Shams na isa-sign siya. Kaso lang ang masakit, i-wave nila si Facundo Campazzo na I don't think kung bakit hindi nila ito masyadong ginagamit. Sa Denver naman na-maximize yung kanyang talent pero yung respect sa kanya medyo off. Ewan ko, maybe dahil kwan, ganto, ganyan. Currently ay 9-11 ang team. Ang hinahanap nila is another ball handler off the bench with perimeter shooting. Which si Faco naman is more on team basketball, magpa-facilitate na hindi mo naman kailangan sa Dallas yon kung meron kang Luka Doncic na ball dominant. Bakit kayo magpapaikot ng bola, diba? I really love Faco. Pero I'm also happy na merong team na nagkaka-interest pa rin kay Kemba Walker na 3 years ago, gusto na din talaga siyang kunin ng Mavs. After ng Charlotte stint, it's never been the same. What if eh, no? Hindi na lang siya umalis tapos tumanggap ng role na magiging bench guy, mentor, siguro naging iba pa yung takbo ng karera niya. Though, eto na tayo sa present time, Kemba Walker to Dallas Mavericks. There are also rumor about the Utah Jazz pursuing John Collins. Pagdating kasi sa mga trade rumor this season, top of the list si Collins kasi willing din naman yung Atlanta na i-trade siya. Kahit last season pa, meron ng mga talks. For now, Phoenix Suns yung super interested sa high-flying forward. Nagsalita naman si Jake Fischer ng Yahoo Sports na merong desire ang Jazz na makuha si John Collins. Kasi after ng kanilang impressive start ngayong season, napasabi tayo na kaya pa rin pala nila with this kind of roster. They just need to solve some other issues, especially yung kanilang defense which makakatulong si Collins doon. Of course, he is better than Kelly Olynyk. And ayun din yung parang tinitingnan nila na isasama sa package. Kasi itong 4 days ago, 3 days ago, gusto ng Hawks si Lauri Markkanen. And then, nareject ito ng Jazz. So, they can also let go of Mike Conley kahit maganda yung pinapakita niya kasi para mag-match yung contract. Medyo masakit talaga yung deal na yan if ever. Pero Sexton and Collins tandem yung future kung sakali. Another player na pwedeng matrow ng Jazz ay si Malik Beasley dahil meron siyang 16.5 million player option next offseason. Medyo malaki nga yan. Sobrang maraming pag-uusapan yung both teams if gusto talaga nilang matuloy yung trade na ito. Kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below, especially kay Kemba Walker coming back in the NBA. I will now step back. Bye-bye. Ngayon naman ay subukan nating tumaya ng parlay sa OkBet. Isang tayaan pero tatlong laro kaya mas malaki yung tama. Dito ay tinayaan ko ang Wolves, Kings at Nuggets. Yung 300 ko magiging 1-6 kung mananalo yung tatlong teams na napili ko. And ayun, tamang tiwala lang sa mga teams at nanalo tayo ng gantong pera. Kaya if alam mong mananalo yung mga teams mo tapos merong tatlong laro or more, subukan nyo na rin mag-parlay. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-bet ka na at mag-register using our code. Mag-enjoy at kumita ng pera. Let's own the win with OkBet.